Ikaw naman, PC. Si Margaret. Margaret, oh. NSBN. Actually, taga Manila, sa Manila. Tacruz, Manila, ngunit kumilos ng kampanya sa iba't ibang panigsulok ng Pilipinas. So, ano pong ano, sir? Pakiramdam na napakasaya ako po na ngayon si BBM, sir. Napakasaya ko. Kapagka 31 years ago, ay pinangarap ko nang maibalik ang Marcos dito as a position as pagkapangulo ng bansa. Actually, hindi pa po nakaabot nung... Ini-encourage pa rin natin yung iba na lalason ng nagdaang mga dilawan, lalason ng kaisipan, ngunit hindi naman lahat yan. Kaya up to now, ini-encourage natin na mabago, may paliwanag natin yung totoong history ng Marcos sa kanyang ama, magulang na si Apo FM. Na maganda yung ginawa niya noong nagdagan ng sosyo. At ako rin ang papasalamat sa inyo ako ng buhay. Mabuhay kayo, sir. Thank mabuhay, you po. Mabuhay. Magandang-magandang Christmas po in advance to all of you. Mga kaloyal ng Marcoses. Ako po si Severino E. Rancis Jr., founder ng NSBN, Solidarity. Friend niyo ba ako? Tanong ko. Yes. Sino may friend sa akin? Thank you. Isa lang siya. So, sana manawari ang ating Christmas party ito. Mag-i-enjoy tayong lahat. May exchange gift ba? Wala? Oh, meron. Okay, good. Pagkain, gulang. Order tayo sa labas na ngayon, pagkakin mo lang. Also, ano man ang mga inyong naitulong sa pagpabalik ng bagong administrasyon. Kasama po ang ano rito, ang ating Vice Presidente, si Ate Sara. Ano po, kasi unit team sila. Tama po ba yun? Ituloy-tuloy natin ito na sila ay huwag nang maghiwalay. Sapagkat magkaisa naman po sila. Hindi siguro ni sa isip ko na maglalayo ang dalawa. Ang gagawin nila ay kabubuti ng bansang ito para sa pagbabago. Willing po ba tayo doon? Alam ko naman na nang inihintay ninyo. Ang ating ginagalaw, sabi ko nga, not only me. Ang pangarap ko po, generally. And generally, lahat tayo, mamamayang Pilipino, magkaroon ng tunay na pagbabago. Isa po tayo sa nagsakripisyo ng kampanya ng USAN. 31 years akong naghintay, nangarap upang maibalik ko ang Marcos.
Wala po akong financier, walang partner, walang politiko sa likod ko. Kung meron kayong nakikilalang sumuporta sa galaw ko, harap niyo sa akin, baka mamura ko. Ayan po. Ang sinabi ng aking sekretary, mayroong magsalita. Parang kulang kalahati daw ng 31 million ang naishare namin ngayon. Pero noong 2016, mukha po akong tanga sa aking sarili. Ako'y nag-iisa, wala akong pakilalang nag-loyal na nalaman. Siguro ngayon na lang, dahil tayo ay tagumpay. Tagumpay tayo lahat. Mga ka-loyalist ng Marcoses, lalong-lalo na mga senior citizens. Sino po member ng Front 24? Ayan, ang founder niyo ay si Tatay at La Chica. Ayan, ang anak po noon ay maid ko, si Doktora. Sino nakakakilala kay Doktora? Ayan, si Doktora Naomi La Chica. Ayan, maid ko po yun sa High School Malabon. Also, swerte ng mga Front 24, meron na po ang alam po, 50 hektar sa Cavite na pabahay. Libre na ang kanilang titirahan. Pero naman, kayo, kung saan ang probinsya nyo, meron din po kayong pabahay. Huwag muna kayong magmadali. Kayo'y maghintay. Ano po? Okay lang kayo? Maghintay tayo ng 2 taon, 3 taon, at least matupad na yun. Okay? So, ang ibig ko lang, isang pakiusap ko, sino man ang sasaling sa administrasyon ngayon, laban tayo. Laban po ba tayo? Thank you very much. Maraming salamat sa inyo lahat. Po ng ating group, ang Allegiance of Marcos, pero member pa din po ng ano namin, ng aming group, yung Flaming Solid Warriors of Marcos. Siya po ay from Ilaga, Isabela. Okay. So, hindi na po tayo lalaman. Dito ka po muna para magkita. Another attendee from Tumawini naman, Tumawini, Isabela. Where is Sister Cecil Balaguelon? Sister Cecil Malaguelon, can you please come over? Para makilala ka lang. Kala po sila sa Isabela. Okay, then here po kayo na para po mag-celebrate ang ating Christmas party. Sister Cecil. Hello, good afternoon, Ati. Ako po si Cecil Balinin Malaguelon. Matagal na po akong supporter ni Pipitan. Naglayo lang dahil nahuli ako na brother ko. Ang brother ko is Dilawan. Alam yan ni Sister Tess. Good evening po. Merry Christmas po sa ating lahat. Sana po mag-enjoy tayo lahat sa party nito. Sana maulit-ulit nito. Para sa ganon, lalo tayo maging po sa bawat isa. Marami po salamat. Wala yata, sis. Meron tayong mga kasama
mga na out pa lang sa sina. Kanya yung vaccine naman sila. How about those who are coming from Deva Vizcaya, Sister Cecil, andito na ba si na Engineer Bernard? Sorry daw, hindi makarating dahil may emergency sila at si Engineer Abad. Kung wala si Engineer, hindi makarating si Engineer Ancheta. Can you please come inside? Okay. We would like to acknowledge the presence of Captain Jose Reni Jose Jr. and he is the national president of KBL. Okay, sige. Andi dito naman ang ating mga kasamahan din, no? Si Ma'am Tesco, Ma'am Tesco, isa po sa ating mga mababait na narito, tumutulong po sa atin at siya po isa sa mga nag-sponsor natin. Ang dito rin po si Kagawad Bennett, ang dito po siya. Kagawad Bennett, ang dito po siya. Si Sister Robert Tan, ang dito rin po siya. Tapos po, ang dito rin si Sina! May God sila! And sister, mga sister. And Sister Jean Diaz, dito pa Sister Sally Cristobal, ayan, dito po sila, no? Si Sister Gilip, and Sister, my gosh, and Bernie, dito rin po siya. And Jeva Pisan, dito po siya. And Jennifer Tan, dito po siya. Sister Lorna Ogna, Mario Pebritus, yan. Ito parang nagbe-brainstorming. And Sister Elizabeth San Jose. And, my gosh. Sister Lidia Hilano, Nel Hilano, Brother Nel, Ipano. And, Sister Marika Pirma, and husband, Brother, ano ang pangalan ni Brother? Ron, ano? And Miss Catherine, ang Catherine Caro, dito siya. Perez po, hindi ko man po kayong mabanggit. Mali pa po kay Bernie de los Reyes, natatanong po siya ngayon. Hi, Bernie. So, wala pa yung iba, no? Kaya babatiin na natin sila. Okay. So, balito lang part ng acknowledgement natin. Maraming maraming si Sir, si Captain Jose, oh my God, Reni Jose Jr. Good. Magandang hapon po. And Merry Christmas, everyone! Oh, I was surprised. Hindi ko akalain. Romy, may kaso naman tayo nito, guys. Hindi ko akalain mag-i-speech po ako anyway. No? So, but anyway, thank you very much for inviting me here. Si Igor Jan, saka si Eric. No? Thank you very much for inviting me here. Medyo busy ko. Alam natin ang schedule natin for the whole December. Puno-puno. No? But I have done my call. I have done my best to be here with you tonight. Of course, kaibigan natin yung mga buong dyan, yung buong mga loyalist, Marcos. No? My name is Captain Reli Jose Jr. po, no? Kung naririnig niyo po ako dati, no? BP Visayas po ako ng Ilusang Bagong Lipunan. And presently, I am the National President of the Ilusang Bagong Lipunan po, no? So, thank you very much for inviting me. May mga questions na iba dyan, binabalik ko huli yung question palagi. Any question mo, pwede ko kayong mag-check sa community na sana po ang KBL o Ilusang Bagong Lipunan. Buhay na buhay po ang KBL, don't worry. No? Nandito po tayo, being the loyalist. Hanggang ano to, hanggang nabubuhay tayo. Kaya-kaya natin yan. But in any way, again, let's enjoy the night. No? Be positive. Magkaisa po tayo. Give love on Christmas Day. Walang iwanan. Ano bang sasabihin natin? Walang magtatampo-tampo dyan kung yung iba hindi pa na bibigyan ng trabaho, nabibigyan ng pwesto.
wala po tayo doon. Ang importante, tulungan po natin si BBM na magtuloy-tuloy ang kanyang proyekto. So, ipakita natin yung suporta pa din natin. I am still here. Ang KBL po, buo pa din. To tell you, nabubuhay pa rin po kami. Hindi po nawawala ang KBL, nandiyan na rin. Yung tunay na KBL, kami na po ito. Okay, good afternoon again, and I'll see you in the Rakinawa. Thank you very much. Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Thank you again, thank you. So mayong gabi sa ating tanan sa mga Cebuano, Cebuano, taga Mindanao diha. Anyway, marami pa si Mama sa gabi dyan during my birthday years sa Lea Boxing Hotel. I invited Ma'am Victoria pero hindi dumating. Isang table kayo ni ano, si Lengren din, hindi rin dumating. Si Raisan din, hindi dumating. But anyway, successful naman. So good evening for all of us. This is a good start. Pero it's not a start naman talaga. Matagal na tayo lang start eh. 2018 pa kami sumisigaw dyan sa Quezon City Circle. Nag-lecture pa po ng federalism. And to, I don't know kung sino ba meron yung taga-Cavite. Pumunta din ako ng Cavite. We use Marcos, Duterte Marcos in the Philippines. Ako yung nag-lecture ng federalism. And even as far as in Dumaguete po, I used to bring bato ng Aguila Riders. I ako ang founder. Ako ang chairman of that organization, Dumaguete sa Davao. So I'm sure na itong grupo na ito ay still palakas ng palakas ng palakas. We have so many, many groups parallel to the BBM organization. So anyway, somehow, explain ko na dati, when we were in the Pasig, yung nag-rector kami ng leadership, kasama ko si Asik, ano kayo? Kasama ko si Assistant Secretary ng DNR, yung anak ng mayor ng Pasay, si Atty. Trinidad. Tanto lang kami ng speakers doon. We lecture about the team leadership. So I promise to them, pag mapirma ni Bibig appointment ko, because I'm planning from Assistant Secretary, maybe, I don't know, I will be, nakausap ko na si Secretary Buman, sabi niya, hindi ko niya, you sick ka, walang magagpe. Sabi ko, ano, bibigyan ko, basta. Sabi niya. So, anyway, sabi ko sa katila, sa Pasig, if I will be, Makapo ako, very soon, and then lahat ng BBM invite ko, and I will promise that to support the organization. Walang BBM dyan sa DPWH, only me. Ang nandiyan, alam niyo na ilitan ako, but anyway, somehow, if makakatulong tayo, why not to make it clear? Kasi tayo, I came from abroad, na naging project manager ako ng Thailand, Bangkok, Thailand. I became also area manager in Qatar, became project engineer in Dubai. Pati sa America, nandiyo business sa America, nurse. Nagtatrabaho din ako doon. Kaya, no one can compete. No corruption, straightforward tayo. But anyway, ang sa atin is for the unity of our country, para pag-support sa ating presidente, mahal mga PBM. I have a lot of pictures with BBM. Yung may Christmas party namin noon with BBM. Si Martin, si Mr. Martin Araneta, bayan niya mismo, is a friend of mine. Kung lagi ka naman kasama niyan, napakatid ni Madam Reza Araneta. So, BBM, kung minsan nakikita kami, baka naman asa, PBM. So, I don't know if he can still remember me. But I have a lot of pictures with him facing BBM. So anyway, somehow, this is a very, ano ba ito, introductory, ano ba kakanta? Ay, bahay naman. Sino na? Marami pong, programa ang binuksan ni Secretary Irwin Tulfo. Programa ng BSW, binuksan niya sa taong bayan. Siguro naman, dyan rin ito yung huling balita, minsan, na ikakulo ang mga estudyante doon sa student assistance, diba?
pero di ko man naayos naman ha. At marami ka rin nag-aantay na gusto maka-avail student assistance. Well, that yan hindi man na-announce eh. Ngayon lang, di ba? Kasi nga, ang gusto ni Secretary Irwin ay buksan lahat sa Indonesia ng gobyerno under the President Bongbong Marcos Jr. sa ating bilang chief po ng quick reaction team. Kung mapapansin po ninyo, dati po ang DSWD parang parang puli sa pelikulang ng Pilipino. Dumarating pagtapos na ng dumarating sa ending na ng pelikula, di ba? Ngayon, hindi ba po Secretary Irwin? Dapat ang DSWD may apoy pa ang bahay na nasusunog na doon na ang DSWD. Nagawa namin ngayon, kaya makikita nyo kami sa lahat ng klase po ng dilubyo, lindol, bagyo, sunod, baha, pumunta-pumunta, nandiyan na po ang DSWD para sumuporta sa ating mga kababayan. Suportahan na po natin ang administrasyon ito, suportahan po natin sa sinasabi ng dilubyo, makikita nyo po tayo lahat dahil bawat buhay ang malaga sa DSWD. Benji, Benji, nasa DSWD. Actually, nag-usap kami kanina sa labas, na-mention ko yung aking pinapangaral. Nakinig po, mga ate, kuya. Ang talagang sinabi ko, ayan ang saksi, aking sekretary, si Abi Gabi. Yung ambulansya, yung L doon, papalitan ko ng N. Ano po ba yun? Meaning, ambulansya. Yan po ang pangarap po sa mamamayang Pilipino. Walang gagawin ang administration ng unity kundi mamahagi ng pera sa mga tulad ninyo. Tulad ninyo nangangailangan kulang sa ano? Kayamanan, kahirapan. So, yan po ang aking pinasisiya pagka tayo nakita-kita, ano? Hindi naman kasi malilipon, hindi tayo makikita-kita kung walang ganitong pagsasama-sama. Actually, Christmas party lang talaga. Isipin ninyo sa isa't isa na tayo ang gabing ito ay reunion. Reunion natin to. Lalang, ako po yung isang silent leader na nagtago sa lungga sapagkat ayaw kong mamatay agad sa dami ng kalaban ay mga oligarkiyan. Check nyo, tangan nyo. Ngayon, ito ako, lumantad na. Parang nakaharap kayo. Gusto ko, maging masaya tayo na matagalan. Gusto ko mga anak-anak natin, apo-apo, makikagam yan. DSWD, ayan si Kuya Pampichi. Yan DSWD as ano ni Kuya, Kuya Erwin Tulpo ba? Erwin Tulpo yan? Kuya Erwin Tulpo. Kuya Erwin Tulpo, nananawagan kami. Pakiuna po ang mga loyalista narinito sa gabi nito. Nakalay po kami, nakalay po kami. Pagka sila may mga problema, baka pwede naman unahin sila. Yes! Oh, sige, Kapinji, baka may dadagdag ka. Sige po, babe. Ito, pamasko ko na sa inyo. Ano? Ito, parang na. Kapagalanin mo tayo ng QRT po ang quick reaction team din sa pagkakaroonin ko ito. Bubuksan po natin para sa inyo. Kung 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 kung
organisasyon ito, ang DSWD, kay Secretary Ulfo, ang meron po tayong mga assets sa QRT. Meron tayong ambulansya, marami. Yan! Ambulansya! Ang mga kailangan po kayo, kung kumakalit ninyo, mahal ninyo sa buhay, tawagin nyo lang po si Kap. Montan, si Sir. Libin mo natin, ang sakit na, libin natin para sa akin. Malaman ko at gagawin ko natin ito. Hanggat nandiyan po kami. Maraming po sa Para ano, si Kuya June Francis, kasama na ng DSWD. Kagaya din ni Kap, siya dito Yamamoto, nakasuporta na rin po sa DSWD. Diba? Dilawan sila? Ayoko pong mang mention ng kung sinong pangalan yon. Ang ibig ko po sana, kasi alam nating lahat, maganda ang hangarin ng pamilyang Marcos para sa mamamayang Pilipino. Tayo-tayo ito. Tayo-tayo ito. Ngayon, kung pababayaan ba natin na konting pagkakamali lamang ay malulubog, matidiin? Ingat ate. Hindi pwede, kinakailangan mag-react tayo dyan. Ipagtanggol natin ang pamilya natin. Ipaglaban natin. Ganun din sa Duterte. Ang tanda ninyo, huwag po tayong magpimbang dito. Duterte man o Marcos magkakampi, para malaman yung lahat ito. Hindi po sila magtutunggali, wala kayong dapat napapanigan. Ewan ko lamang ha, in myself, ate. Wala tayong papanigan sapagkat kaya nabalik ang Marcos. Ako lang po magsasalita nito. Sa pamamagitan din ng ating naging Pangulo na si DDS, di kong Duterte support po ako, ngunit nauna akong loyalista ng Marcos na hindi alam ng maraming tao. Ako po yung nag-ano dito. Ako yung namagitan. Excuse me, listen. Keep quiet po sa likuran. Pwede po ba yun? Ako po yung namagitan, nandito sa inyong harapan, nagsasalita lamang, nang nagbabangayan ng BDS at loyalista. Anong aking salita? Mga kapatid, huwag po tayong magbanga-bangayan, boy. Huwag nating hintayin mabalik muli sa Dilawan ang tropeyo ng Malacañang. Ako po yung nagkasala, ako yung namagitan, ako yung nagayos. Hindi nalalaman ng marami ng kusino. Ako po yun. Nagkasundo-sundo po tayo, kaya tayo ngayon ay nagumpay. Nagkasundo-sundo ang grupo ng DDS at ang mga loyalista ng Marcoses. Nagkaisa na po. Nagdesisyon ng taong bayan. Ewan ko, sinong may pamamagitan yan? Ayoko pumupot ng bangko. Pero kasama kayo dito. Imbol tayo lahat dito. Ang amin lang ibig mangyari ni ate, anak-anak, apo-apo, sana na manawari. Huwag na nilang danasin ang dinanas natin ng ilang taong paghihirap. Tama po ba ate? Huwag na nilang danasin yun, mga anak-anak po natin. Hihirap na tayo, 30 years, 30 more than years. Eh, kasi yun lang ang palitan na lang. Susunod, Ate Sara, tapos Andor naman. Tanggapin na natin! At least, wala nang kuwag na politiko. Nililinis natin ito. Ang mga politiko, hindi sa nilalat ko, may utang na loob sa akin sila. Because of I am a founder of ISBN, ako po ang yumatap ng mamamasa ng Nazareno as President Nasional. Pagka may election, limang administrasyon ang daan yun.
May mga utang na loob sa akin yan, pero hindi ako naniningil. Wala dapat sinilag. Hindi ako naniningil. Pag nasilipan mo sila, lumabali ako sa Facebook, pinangungungor ko. Wala sila magawa, hindi sila makareak. Ngayon mo, gulap ka pala, alis ka na dyan. Ganon po ako. Kanya, eto po. Pasensya na ha, inilalabas ko lang sa inyo yung... Kasi, solid tayo dito eh. Pag ako ba ay kinalabit, sinungkit, sinaksa sa tagiliran, din nyo ba ako pagtatanggol? Thank you very much to all of you. Yun lang ang gustong maringan sa inyo. Thank you po. Ano, kaya kaloyalista ka, Marcos, ha? Pagka mayroon kayong nasilip, nagsasalita kayo, hindi kayo nananahimik. Para nakikita natin, nalalaman natin, ang tumatalikod, ang tumatanggap, ang nagkakalagay. Kasi yung nakakasira ng mga Pilipino, yung punyetang lagayan na yan. Ay, magpapaalam na po sa lahat ng mga panauhin pantanggal dito. Magpapaalam na lang po, Marcos Loyalist Volunteer Tech City. Magpapaalam na po, Francis Kim. Okay, wala mo nang alis, sandali. Boss Quezon City. Para malaman po ng lahat. Quezon City, binangosan ka. Oh, Pride Gate. One month before the election, ito magandang halalan. District alam ko na sa aking sarili kung ano-ano magkayari. Excuse me, makinig. Six yata. Hello? Hi! Hello! Thank you. Hello. Ganito yun. Bago mag halalan, yung 40 years ago, Marcos is ang majority. Ngunit, yung 18 years up to 40 years, yung old, nilawan. Bakit? Dalaso ng kaisipan ng ating kabataan. Alam ko po yan. So, ewan ko, kung may magsasalita rito, si ating-ating ang aking sekretary, medyo, ating-ating, request po, medyo ibigay mo nga yung iyong hinahing. Ito po yung pinag-aaralan natin si mahal na Ferdinand Matos, si Apo. Pinag-aaral ito noong estudyante siya. Kaya napisil ko as aking naging sekretary ng Solidarity in SPN. Eh, UST po ito, UST. Gusto niyang ilabas yung kanyang hinahing sapagkat kayo naman din ay kakampi rin. Go, Uste! Subukan mong may kalaban dito, paglabas natin pare-pareho. Di tayo makaka-uwi sa sarili natin mga tahanan. Tama po ba yan? Magkakakampi tayo dito, ano po? Naglalabas lang tayo ng... Ate-ating, magsalita ka. Merry Christmas po sa mga ka-BBM! Kami po, sumama ng magsalita. Loyalist po kami dahil ako ay proud to be loyalist ng Marcos. Scholar po ako ng Nasira Apo Lakay. Isa rin po akong Ilocana. Marami kaming dinalas election time. Napakarami. Akala ko kakampi. Yung pala ay hindi. Tumalikod lang kami, binira na kami. Nakapot yun! Tinandaan ko yun! Lahat yun, tinandaan ko. Hindi ako takot tumayo kahit kanino at sabihin ang katotohanan. Basta harapin niya ako. Ang problema, tinaguan ako eh. Ano ba magagawa natin sa isang bakla? Ang bakla, doble! Doble kara yan! Pasensya po, pasintabi sa lahat. Yung totoo lang ko,
mapababae, mapalalaki, lumabas lahat ang kulay. No election time. Hindi mo alam kung kakampi mo kung totoongang loyalista. Kasi bakit? Bakit? Ngayon lang magkakasama kami. Pagpunta ko ng Pasay, nandun kay Calixto. Nandun kay Calixto. Ako mamamit ako. Hindi ako ipokrit ang tao para itago ang isang pagmumuka. Kasi lumalantad ako bilang loyalista at mga Marcos. Pinasok namin ang teritoryo ng Bicol, hindi kami natakot. Pero yung tao na yun, nung makita ko kay Calixto, sa mismong harapan nung kandidato niya nagsalita ako. Kala ko ba loyalist ka? Asan yung pagiging loyalista mo? Hindi ka pala loyalista kundi karampin ka. Nasaan ang baliktad mo? Nakan ako sa pera. Maliit lang yan ang pera, madaling kitain, di ba? Paano yung mga mukha natin na malantad? Ate, sa una lang masarap ang pagkain, pero pag kinabukasan, wala na. Walang mainit na hindi nakakapasok, kuya. Walang langgam na maliit na pag kumagat, hindi masakit. Yes! Tama, mali! Tama! Binali wala kami, na kami yung tumayo. Wala kami hinilapitan na kahit sino. Wala kami hiningian na sumuporta sa amin. Ultimo mga paraprinaya ni Kuya BBM. O ni Bungkit, wala kami pinakinabangan. Bagkos, lahat ay lumabas sa pader ng NSBN na si Siberino Rances. Lahat yan. Wala kami hinilapitan kahit sinong politiko. Tinamblan kami sa lahat ng paraprinaya. Wala kami hinawakan nang dahil sa isang bunganga ng isang bakla. Bakla lang siya pero hindi niya kaya umarap sa tao. Ako magsasalita ako dahil may tao na nandito na alam niya ang katotohanan. Pero sa kayo lumipas na eleksyon, hindi ko na babanggitin yun. Doon tatapos na. Makaupo na yung manok natin eh. Diba? Ituloy na lang natin kung anong meron. Tuloy na lang natin, panitigan natin ang pagiging loyalista natin. At kung totoo makabungin tayo, itaas natin ang mga manok ng mga Ilocano. Tuloy ang mga BBM! Solid to! Solid to! Solid, solid loyalista to! Magandang gabi po sa lahat. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone. Okay, we proceed to wrap up prizes.
Sabi mo, sino namumuro ng tres? 34! Ate, wait na, wait! Boys, thank you very much! Palapagan natin! Siya kaya na nabuno, iwinawag niya ate, sapagkat may mabubuting puso si ate. Ibig niya may ibang mga tanggap nito. Pagka kasi mga may mabubuting puso, ganyan, ganyan kami. Ganyan kami. Yan, bumunod si ate. Ayan! Bingo! O-N-G-I sa letrang X! Alay! May nuebe! Bingo next! May nuebe! Sinong may nuebe? Puro, wala? Number 9! May kasamang 4! 94! Taas kamay! Umuwi na? Umuwi na! Wala! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, wala na? Okay, another bono. Umuwi na. Alam nyo yung bisita natin yung 1,000,000, 900 na yung umuwi, kaya 100 lang tayo ngayon. Yan. Hop! Yan. Sabi! May uno! Sino may puro, wala? Matanda! May kasamang 5, numero 15. Wala? Umuwi na rin. Walang may number 15? Ayun! Sino yun? Ang laki ng kanyang tawag-tawag, paraling karton. Ayun, merong buhok na mahaba sa likuran. Si Kuya. Si Kuya, numero 15 pala. Ayan, si Kuya. Ayan si Kuya. Picture, picture, Kuya. Kamay kayo, Kuya. Kuya, kamay kayo. Ayan, swerte. O yan, ha? Pinamahagi yan ni... Pinamahagi yan ni ate, ha? Winib ni ate yan, ha? Winib ni ate yan. Regalo sa'yo. Dahil Pasko. Merry Christmas to all of you. No, from us. Oh, may pa. Ate. Ating raffle prize. Oh, gift check. Another gift check. Another gift check. Ano ba yung pangalan? Bunot ni ate. Asik yeah. Cheloy. Saay! Asik may Toti box. Cheloy. Sino may puro ng box? Umalis na yata. Umalis na. Umalis na. Ah, yan. Bigay po ito ni Attorney Cielo Garapio. Ayan. Yusek Cielo Garapio. Ato, Yusek. Yusek Attorney Cielo Garapio. Yusek. Yusek Attorney Cielo Garapio. Cheroy. Cheroy. Sorry. Ayan. Meron po tayong gift check. Huwag magkano yan natin. Ayan po no, nakita, panood niyo po no, si Atty. Cheloy po ang sponsor doon sa raffle na yun no. Shoutout po sa loob kay Atty. Cheloy. 21! Yun! Si nanay! Tapo po! Tapo po! Ano, saan ba minimili doon to ate? Pamimili sa grocery? Pamimili sa, pwede sa SM? Ayan. Picture ka ate, kay Kuya. Kuya, tabi kayo.
we encounter daily issues, life becomes hard. Grab this opportunity and make yourself happy. Visit Florence Flynn Shop in Shopee or Lazada. Your opportunity shop for making life as calm and easy as you'd like. Afford the products at low price sale. Florence Flynn Shop offers basic necessities for all ages. From baby care products, educational products, hygienic products, and different home and personal commodity products. Check it all out using our link in the description to support our channel and dedicate your hard work for a noble cause today.